Ang Gintong Baka, 32 kabanata. Nang mainip ang mga tao sa tagal ni Moises na bumaba ng bundok, nagtipon sila kay Aaron at sinabi, "Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin, dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto." Sumagot si Aaron, "Kunin niyo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin ninyo sa akin." Kaya kinuha nilang lahat ang gintong mga hikaw at dinala ito kay Aaron. Tinipon ni Aaron ang mga ito, tinunaw at hinugis na baka. Sinabi ng mga Israelita, "Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto." Pagkakita ni Aaron na sumaya ang mga tao, nagpagawa siya ng altar sa harap ng baka at ipinaalam sa kanila, "Bukas, magdaraos tayo ng pista para sa karangalan ng Panginoon." Kaya kinaumagahan, maagang bumangon ang mga tao at nag-alay ng mga handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Kumain sila at uminom at nilubos ang pagsasaya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumaba ka na dahil nagpapakasama ang mga kababayan mo na inilabas mo sa Ehipto. Napakadali nilang tumalikod sa mga itinuro ko sa kanila. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka at sinamba nila ito. Naghandog ang mga Israelita sa Diyos-Diyosang ito at sinabi, 'Ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto.'" At sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga taong ito. Kaya pabayaan mong lipulin ko sila ng matindi kong galit. Ikaw na lang at ang mga angkan mo ang gagawin kong dakilang bansa." Pero nagmakaawa si Moises sa Panginoon na kaniyang Diyos. "O Panginoon, bakit po ninyo ipapalasap ang galit nyo sa inyong mga mamamayang inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakila nyong kapangyarihan? Ano na lang po ang sasabihin ng mga Ehipsyo na kinuha po ninyo ang inyong mga mamamayan sa Ehipto para patayin sa kabundukan at mawala sila sa mundo? O Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matinding galit ninyo sa kanila. Huwag ninyo silang papatayin. Alalahanin po ninyo ang ipinangako ninyo sa inyong lingkod na sina Abraham, Isaak at Jacob na pararamihin ninyo ang lahi nila na kasindami ng bituin sa langit. At ibibigay ninyo sa lahi nila ang lahat ng lupaing ipinangako ninyo sa kanila. At magiging kanila ito magpakailanman. Kaya hindi na itinuloy ng Panginoon ang plano niyang pagpatay sa kanyang mga mamamayan." Bumaba si Moises ng bundok, nadala ang 2 malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Nakasulat ang mga utos sa harap at likod ng bato. Ang Diyos mismo ang gumawa at sumulat nito. Nang marinig ni Josue ang kaguluhan ng mga tao, sinabi niya kay Moises, "Parang may ingay ng digmaan sa kampo." Sumagot si Moises, "Hindi ingay ng digmaan ang naririnig ko, kundi ingay ng mga awitan." Nang malapit na si Moises sa kampo, nakita niya ang Diyos-Diyosang baka at ang pagsasayaw ng mga tao. Kaya nagalit siya ng matindi. Inihagis niya sa paanan ng bundok ang malalapad na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos kinuha niya ang Diyos-Diyosang baka na ginawa nila at sinunog ito. Dinurog niya ito ng pinong-pino at inihalo sa tubig at ipinainom sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ano ba itong ginawa ng mga tao sa iyo at pinabayaan mo silang magkasala?" Sumagot si Aaron, "Huwag po kayong magalit sa akin. Alam niyo kung gaano sila kadaling gumawa ng kasamaan. Sinabi nila sa akin, 'Igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin,' dahil hindi natin alam kung ano na ang nangyari sa taong si Moises na naglabas sa atin sa Ehipto. Kaya sinabi ko sa kanila, nadalhin nila sa akin ang mga alahas nilang ginto. Nang madala nila ito sa akin, inihagis ko ito sa apoy, at mula roon, nabuo itong baka." Nakita ni Moises na nagwawala ang mga tao at pinababayaan lang sila ni Aaron. Dahil dito naging katawa-tawa sila
sa mga kaaway nila sa palibot. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Sino man sa inyo na pumapanig sa Panginoon, lumapit sa akin." At nagtipon sa kanya ang lahat ng mga Levita. Sinabi ni Moises sa kanila, "Sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na isukbit ng bawat isa sa inyo ang mga espada ninyo. Libutin ninyo ang buong kampo at patayin ninyo ang masasamang taong ito, kahit na kapatid pa ninyo, kaibigan o kapitbahay." Sinunod ng mga Levita ang iniutos sa kanila ni Moises. At nang araw na iyon, 3,000 ang taong namatay. Sinabi ni Moises sa mga Levita, "Ibinukod kayo ng Panginoon sa araw na ito, dahil pinagpapatay ninyo kahit mga anak ninyo at mga kapatid. Kaya binasbasan niya kayo sa araw na ito." Nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, "Nakagawa kayo ng malaking kasalanan, pero aakyat ako ngayon sa bundok. Doon sa Panginoon, baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan." Kaya bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, "O Panginoon, malaking kasalanan po ang nagawa ng mga taong ito. Gumawa sila ng Diyos na ginto, pero ngayon patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan." Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko. Lumakad ka na at pangunahan ng mga tao papunta sa lugar na sinabi ko sa iyo. At pangungunahan kayo ng anghel ko. Pero darating ang panahon na parurusahan ko sila sa mga kasalanan nila." At nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil sinamba nila ang Diyos-Diyosang baka na ginawa ni Aaron.